Welcome to Henry KNG TV. Okay, tapo po. Ngayon po yan tayo sa bahay. Tayo sa garahe ngayon. Ito po yung aking sasakyan. Yan. Ito pong L300 na to ay 2024 model. Bali ito po ay Euro 4. Nung isang araw po, bali ito po yan na pa lang. Bali po ito ay mag 4 months pa lang. Ayan. Yan nga po. Bali ito, binabahay ko po ito ng lalamove. Tapos po pinaparent ko siya. Nung isang araw po ay nagka-problema siya. Pakita ko sa inyo kung ano yung problema. Bali nga po, ang naging problema niya ay nagkaroon po siya ng vibration. Pero yun nga po, siyempre ako po ay nangamba dahil nga po ito ay bagong-bago. Yan po, bagong-bago po yung sasakyan ko. Nagulat po ako. Papaluwas po ako na Maynila nung naramdaman ko. Bigla po siya nagkaroon ng vibration at parang nagkaroon po siya ng pumalya. Kaya po ang ginawa ko na lang yon, itinransfer ko na lang po isa ko sa aking kapatid. Tinawagan ko po sila sa bahay. Buti po available yung isang sasakyan nila. Ayun po na ito, bagong-bago, napakakinis po nito. Sasabihin ko po sa inyo kung ano yung naging problema nito. Ayun nga po, ito nga po pala yung naging problema sa sasakyan ko. Bali po, galing po ako sa Pampanga. Tapos po, pauwi na po ako dito. Nakapagkarga po ako ng gas. Kapagal po ako ng gas sa isang gasolinahan na ibig sabihin, yung gasolinahan na nakita ko, mababa yung presyo ng diesel, kaya doon ako nagkarga. Mali po pala yun. Dapat po pala, hindi karga ng mga ng diesel sa basta gasolinahan lang. Ayan po yung nangyari sa sakyan ko. Nagkaroon po siya ng vibration. Nung paluwas ko ako, kaya nga po, tinasper ko sa sakay ko. Tapos po, yun, pinauwi ko na yung sakyan ko sa bahay. Ayan po, ayan po yung dashboard niya. Nakita niyo po, bali yung tinakbo po niya ay 15,490 kilometers po. Kakaiba po ito. Tapos po yung diesel niya, nakita niyo. Ayan. Hindi po dapat inaano yung gas ito. Hindi po dapat pinapababa yung gas. Dahil po talaga lagi pong kinakargahan. At saka po tayo magkakarga ng gas sa mga basta-basta gasoline station lang. Pipili po tayo ng mga magagandang gasoline station para po sa ikatatagal ng ating makina. Kasi nga po, pag nakakargaan ulit ng mga halimbawa, yung mga gasolina na may mga diesel na may mga ibang halo o matabang, ayun, magkakaroon po ng problema. Ayun po, napakapino po ng andan ng aking L300 na Euro 4. Ayun nga po. Ay, naging dahilan po pala yung pong pagkakarga ko ng mumurahing diesel. Hindi po pala dapat yon na magkarga ng mumurahing diesel dito sa mga Euro 4 na sasakyan. Ito po. Kaya po, ang ginawa nung anak ko, yun nga po, nagsasabi-sabi rin ng mga tao dito na baka raw po sa ikakarga ko diesel. Yun nga po ang nangyari. Kaya po, dali-dali pong pumunta yung anak ko. Dinala po yung sasakyan, dinala po niya sa malaking gasoline station sa Shell. Kinargahan po niya ng V-Power. Tapos po, ayun, medyo nabawasan po yung vibration ng sasakyan. Dahil nga po, marami yung diesel sa sasakyan. Tapos po, kinabukasan, ayun po, nawala na po yung vibration. Hanggang ngayon po, nawala na po yung vibration niya. Hindi na po, kasi nga po, puro sa ano na po ako nagkakarga ngayon. Hindi baling medyo mataas yung presyo. Sigurado naman po tayo na magandang klase po yung diesel. Kaya po yun po ang nangyari sa sasakyan ko. Sana mapag napalad yung vlog na to, basta mayroon po kayong Euro 4 na sasakyan tulad po nitong mga L300 na taga nito, huwag na po kayo magtipid para hindi rin po kayo tipid ng sasakyan. Baka po dumating ang panahon, lumaki po ang lalo lumaki po ang damage ng sasakyan. Kaya po yung napapayo ko sa inyo, huwag kayong magkarga ng murahing diesel. Yun po pala yung mga Euro 4. Yun po natin yung bagong-bago yan. Bali yung tinatapo pa lang po nito ay 15,000 kilometers. Alagang-alaga ko po ito. Hindi sinasadya lang na yung pangyayari na nakargaan ko ng murahing diesel. Kaya po ngayon,
Hindi na po ako nagkakarga ng murahing diesel. Puro ano na po ako nagkakarga, Shell or Petron. Para po sigurado yung kalidad ng diesel na ginagamit natin dito sa mga kagaya itong Euro po. Ayan po. Good morning mga idol. Maraming salamat po. Sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman tungkol dito sa Euro 4 na L300. Ayan po. Maraming salamat po.